back, guys! Welcome back to my channel. It's your Kuya Tons once again. So, in this video, gagawa tayong tutorial on how to reformat your computer. But, this time, yung 11-year-old son ko ang tuturuan ko kung paano siya mag-reformat, guys. So, I hope lahat ng makakapanood nito ay makasabay para at least magka-idea kayo or matutunan nyo kung paano mag-reformat ng libre, syempre, di ba? Kasi nowadays, hindi ko naman nila lahat, pero nababasa ko based sa mga forums, yun, madaming nagpapareformat, madaming nagtatanong magkano yung magpareformat. At least kung mapanood nyo itong video to, kahit kayo lang, at least makakapag-reformat kayo ng libre, di ba? So, madali lang naman, guys. So, yun nga, sabi ko nga, tuturuan ko yung 11-year-old son ko, siya yung magre-reformat ng newly acquired na unit namin, guys. Kung napanood nyo yung video from my previous video, nandito yung kwento behind this unit. So, disclaimer lang, guys, sa mga nakakaalam kung paano na magre-reformat, sit back and relax. So, again, itong video ng ito is para lamang po dun sa mga walang idea or walang knowledge kung paano mag-reformat on their own. So guys, without further ado, tatawagin ko yung akin 11-year-old son. So, pangalan niya Maki. So, siya yung tuturuan ko kung paano mag-reformat, guys. So, let's start! Okay guys, so mag-start na kami. So, unang-unang lahat, ayun. Lahat ng power cable connected na. So, kuya, i-turn on mo na. Alright. Habang tinurn on mo siya, press mo yung delete or yung del sa yung keyboard. Ito. Press repeatedly mo lang siya. Ayan. Yan. Entering setup. So, ang gagawin natin, guys, syempre, ayun nga, naka-insert na yung yung bootable flash disk natin na may Windows 10 ISO image na. So, ang gagawin natin, yun, pagka-turn on ng PC, press repeatedly yung Dell button para pumasok kayo sa BIOS setup. So, nasa BIOS setup na tayo, kuya. Punta ang settings. Yan. Ang madaling gawin dito, guys, is kahit hindi kayo mag-first boot ng flash disk, ang gagawin na lang natin dito is boot override na lang para diretso niyang ibuboot or diretso niyang i-first boot yung flash disk natin. So, punta kang settings and then save and exit. So, ayan. So, under settings, save and exit, meron kang mababasa dyan yung boot override bandang babaga. Kuya, ayan. Pindutin mo lang yung UEFI tapos yung pangalan ng flash disk natin, which is yung Kingston Data Traveler. So, ayan guys. So, diretso na yan. So, once in-enter natin or kinlik natin dun sa boot override, tapos pangalan ng flash disk, ayan, maglo-load na yan. And I'm sure magbo-boot siya sa inyong flash disk. So, while waiting, a few moments later. So, ayan guys. So, nag-load and then first step na gagawin natin is yung language to install, time and currency, keyboard, next ka lang dyan. By default kasi nakaset na yan. So, next ka lang, kuya. And then, install now. Yun. So, setup is starting. Again, wait nyo lang. Yan, guys. So, ang ISO ko, the Windows 10, marami siyang version. So, para sa akin, the best pa rin na OS version para sa akin is yung Windows 10 Pro. Hindi ko lang alam sa mga iba, pero para kay Kuya Tons, Windows 10 Pro. So, click mo lang yung Windows 10 Pro. And then, architecture, syempre, more than 4GB yung RAM natin. So, 64-bit tayo. And then, next. Alright. So, I accept. Yan, tick mark. And then, next. So, okay guys, stop right there. So, itong next step na ito, tatanong ka niya kung upgrade or custom. Most of the times, and ang recommendation ko guys, ang pinipili natin dito is custom. Bakit? Sige, click mo muna yung custom. Ayan. So, if yung hard disks nyo, or yung SSD nyo, or yung M.2 nyo,
may existing files, hopefully this time na backup nyo yung laman ng hard disk nyo or ng SSD nyo. So kasi in this part, ang gagawin kasi natin is clean reformat. So ang recommendation ni Kuya Tons, buburain ko na lahat yan. Buburain ko na lahat yung mga existing drive para gumawa siyang new drive. So hindi lang para gumawa ng new drive, as in i-wipe out niya yung ano, lahat ng files na nandun sa ano na naka-save. So ang gagawin mo, iisa-isahin natin. Okay, additional info lang. Kapag bago naman yung SSD nyo, HDD nyo, ano yan siya? Isa lang yung makikita nyo dito. Gagawin mo, click mo muning yan, partition 4. Click mo, delete. Okay. Tapos yung partition 3. Same thing, delete. Okay. Partition 2. Delete. Then okay. Then partition 1, delete. Okay. So ayan guys. So totally, na-wipe out na natin yung mga existing drives. So ang makikita nyo dito nyan, drive 0 unallocated space, total size, yung total capacity ng HDD nyo or ng SSD nyo. So mag-new ka lang. New. And then, apply. Okay. And then okay lang dyan. Okay mo lang dyan. So yan. So gumawa na siya ng new drives. So syempre, yung drive 0, which is yung system, and then yung partition 1, yung system, partition 2, yung MSR reserve. Dito tayo sa partition 3, which is 230GB. Ang SSD ko kasi, ano siya, tawag doon, 250GB. So, yun. So, dito tayo sa partition 3. So, next mo na lang siya dyan. Ayan, guys. So, from there, i-wait mo lang mag-progress until matapos siya. Once natapos ito, magre-restart na siya. And then the following step will be on-screen instructions na lang. So, magse-set up yung services, magse-set up yung system. Basta madali na lang yun, guys. On-screen instruction na yun, guys. Next lang na yun. Pero of course, wait lang namin itong matapos. Papakita ni Kuya Tons kung ano yung next step pagkatapos nito, guys. So, balik kami. Much later. Okay, guys. And we're back. So, yun nga. Tapos na yung copying files, setting up files. So, nandito na tayo sa next step, which is yung getting ready. Getting ready, so ibig sabihin, nag-installing services, siniset up niya na yung system. So, ayan, tulad ng sabi ko, on-screen instruction na lang to, guys. So, ang kailangan dito, basa-basa din pag may time. Diba? Ayan, so, wait lang natin siya. Ayan, so... Arsenal game, conquer the battlefield. Salamat MSI for my motherboard. Ooh. Yan, so just a moment. Wala kang magagawa dyan, hintayin mo lang. Yan, so nandito na tayo. So let's start with region. So syempre, ano tayo? Tingnan mo nga kung may Philippines dyan. Philippines. Siyempre, nasa letter P yun. Alphabetical order naman yan eh. So, M. Sige, baba mo pa. N. P. P. Ayun. So, Philippines. Click mo lang and then, yes. Alright. So, just a moment na naman ulit. Is this the right keyboard? So, by default, US keyboard tayo. So, yes mo lang dyan. Ayan. So, no need to add layout. So, skip. Let's connect to you to a network. So, for now, ang pinipili ko dyan, so though wala namang kaso, so, kiklik mo muna dyan, I don't have internet. Yan. And then, dito, there's more to discover when you connect to the internet. Ang para sa akin, again, wala naman ding kaso, it's up to you, preference nyo na lang yan. Kung mag ano kayo yung features online ni Microsoft, kung yun, kung i-acquire nyo or kung depende sa inyo. So ako, continue with limited setup tayo. Yan. So just a moment ulit. So who's going to use this PC? Ayan, discretion nyo na yan kung
sinong ano, kung anong pangalan. So lalagyan namin my rig. Ayan, so ayan, my rig. Password, wag mo na muna lagyan ng password. So next muna. Yun. So dito, choose privacy settings for your device. Ang inaano ko dito, no lahat yan. Inaw mo lahat. So parang kasi sa akin, kung akong tatanungin, hindi ko naman sila ganun kakailangan dahil personal PC lang naman siya. So tingnan mo kung wala na, down mo. Wala na. So once na no mo na lahat, accept. So just a moment ulit. Yun. Hi. We're getting everything ready for you. So far, Kuya Maggie, kumusta naman ang feeling ng nagre-reformat? Dali lang, di ba? Yes. Ano naman sasabi mo? Parang gumagamit na ako ng... Hindi, wala akong maisip. No, di ba? Madali lang, no? Pero madali lang, di ba? Kung susundan mo lang yung ano, yung instructions, madali lang. So this might take several minutes. Yan. So wait song lang tayo dyan. Many hours later. So ayan guys, that's it. Ganun lang kasimpleng mag-reformat. So ayan na siya. Sana nasundan nyo yung tutorial natin. So napakadali lang, di ba? So kung may mga katanungan kayo, yan, open naman ng aking Facebook page, Kuya Tons PC Guides. Or comment down below lang kung meron ba yung hindi naiintindihan. So always online naman ako, ready to answer all your questions or your queries regarding computers. So I hope yun nga, sana nasundan nyo. And I hope sana malaking tulong ito para sa mga hindi nakakaalam na mag-reformat. At least, confident ako, once na napanood nyo to, kahit kayo lang, kayang-kaya nyo nang i-reformat. So if you're worrying about the Windows 10 ISO, kung wala pa kayo nun, meron si Kuya Tons available. Ito ang video natin. So watch nyo lang dyan. Pwede nyo na ding i-download yon again for free. Diba? So maraming tutorials si Kuya Tons. I-browse nyo lang lahat ng videos. I hope makakatulong sa inyo yung mga yun, guys. So basta may mga tanungan, PM nyo lang ako and sasagutin ko kahit anong oras yan. Okay guys? So before we end this video, Kuya, may masasabihin ka ba? Wala. Oh, so no comment daw siya. Ayan, sa mga nagtatanong, right after mag-reformat, anong next step na gagawin? So meron tayo ulit na video tutorial dyan right after mag-reformat. Ang title ng ano natin, ng video natin, ito siya. So watch nyo na lang yan kung anong kailangan gawin right after nyo mag-reformat ng PC. Okay, so again guys, maraming salamat sa mga nakapag-subscribe. Take care and God bless. Thank you.